nilisin rin tayo ang kabulderang best actress natin na parang natutuwa at nalilibang na siya sa mga rampahan ngayon eh. Kasi kamakailan nga lamang ay pinag-usapan muli ang pagdi-display rampa-rampa with matching bag. Ang pangalan ng bag na dala-dala niya sa Paris, Fashion Week sa Paris nung mga nakaraang linggo. Themoir, tama ba ang pagka-pronounce ko neto? Oo, Nadine debuted a Hera bag. Hera. Kasi ano ko hero, kaya Hera. Pero Hera bag from Milan-based label Themoir. Themoir. Themoire. Parang moir. Themoir. Diba? The tope, the top you'd... Ang hirap mag-ano, pronounce. Mama French, French chuchu. The top you'd tote bag. Yun, taray! Had a relaxed, scrunch-up exterior in a top handle. It was perfectly teamed with her Hubadera fans, fancy claw, top and corduroy. Oh, ito yung suot-suot niya na nirampa-rampa doon sa fashion. Ano tawag dito? Sa Paris Fashion Week. Nakakatuwa itong si Nadine. Tapos doon din yata natin nabalitaan na nakita-kita din sila doon ng ano, Hera bag na tama. Doon sila nakita-kita din nila kasi nandoon din sa ano eh, sa news na napanood natin at na itanong natin, nandoon din si Liza Soberano, si James Reed niya nakasama ang kanyang girlfriend na si Isa. Tumatakbo naman tayo, ano, recording. Tapos si Heart Evangelista na alam naman natin, ang passionistang, ang fashionistang si Heart Evangelista na talaga namang nagbibigay din ng karangalan at inilalagay din ang Philippines para, alam mo yun, pagdating sa fashion, eh laging napag-uusapan. So parang representative nga ng bansa natin doon si Heart pagdating sa mga London, UK-based mga European Fashion Week at kung ano-ano pa mga kaglamuran dyan. And this time, na napasama na nga rin ang napaka-morena at napaka-exotic beauty ni Nadine Lustre na pagkatapos nga ng mga pangyayari, mga pelikula niyang ginawa, naging best actress siya and everything, eto siya uli, bumalik sa pagrampa. And recently, eh mayroon na naman siyang sinamahang fashion series, courtesy naman ng BYS Fashion Week. Ang BYS pala isang brand ng makeup naman. Tama ako? And ginawa po ito at nangyari ito sa Bonifacio Global City sa Taguig kamakailan lamang, mga last week. O kasi yung Fashion Week mga 2-3 weeks ago, tapos ito last week. Yan taray. So yun, sabi naman dito, Filipino designers and brands Hamu, Antonina, Rafa Worldwide and Randolph showcased their collections on the first day with makeup looks hand and orchestrated by acclaimed makeup artist Jerry Panaso and his team. And again, oo, nandoon din si ano, Papa James. Nandoon din si Papa James. Ano nakakatawa, no? Since pumutok yung twinning moment nila sa Gucci, isang opening ng Gucci store dito sa Greenbelt, sa Makati. Eh talagang parang, hindi naman humuhopya, hindi man nag-hope kami mga Jaden fans na alam mo may something. Kasi with all due respect naman dito kay Isa Pressman, mukhang masayang-masaya naman si James din sa kanya sa bagong relasyon nila. Pero nakakatuwa lang kasi kumbaga sa pag-level up sa hagdanan, talagang nag-level up yung matatawag natin ngayong friendship nito ni Nadine at saka ni James. Kasi si Nadine naman is very much nakatali pa sa kanyang si Bordeaux na kanyang boyfriend, di ba? So may kanya-kanya na naman silang mga karelasyon ngayon. Ang saya lang mababalitaan na despite the fact na nagkahiwalay nga sila, pagpapatunay lamang ito na kahit naghiwalay na, hindi naman lahat ng naghihiwalay ay nagiging bitter or hindi na nagiging magkaibigan. In this case, sa kaso nga ni James saka ni Nadine, nakikita naman natin na kahit hindi sila siguro nag-uusap, the fact na nagkikita-kita sila or nagtatagpo sila or kahit hindi magkita, magkasalubong man lang at mabalitaan natin na nasa isang event sila, nakakataba na ng puso, nakakakilig na wow, parang wow, di ba? Kasi ganoon naman talaga po ang industriya, liit lang, soon maaari magkasama sila sa project, TV, film or whatever sa kung ano pa mang export kagaya nga nito mga event na pinupunta nila from UK, London hanggang dito sa BGC. Diba, ang saya lang
makakita ng ganung dating magkarelasyon na hindi man sila, ano tawag dito, hindi man sila direktang nagkakatrabaho, pero may mga manifestation ba na yung mga naniniwala sa kakayahan nila, sa husay nila, sa influence nila, sa kanilang mga tagahanga, eh kahit papano, nag-degenerate ng subscription, nag-degenerate ng following, nag-degenerate ng income sa kanila, nag-degenerate ng more projects pa siguro, and tamang exposure. So, ayun lang. Maligaya tayo dyan. So, ang balita natin, bago matapos itong taon na to, may isa pa uning project na gagawin si Nadine, not necessarily. Yung may pelikula siyang katatapos lang, di ba? And siya ang naging best actress ng Metro Manila Film Festival last year for The Leader, although wala siyang entry this year, eh magiging malaking bahagi pa rin siya kasi nga bilang ikaw yung best actress nung nakaraan, eh alam natin binibigyan ng ano yan, ng participation sa programa, and alam naman natin na siguro hindi naman paihintian niya ni Nadine unless meron siya mga ibang schedule siguro na schedule na kasi December na yan and everything. While James naman, alam natin, maganda rin ang tinatakbo ng pamamalakad niya. Sabi nga ng iba, may panibago tayong, ano, may separate tayong episode tungkol sa kanila, lalo pat inilabas na yung trailer or teaser nung Lisa Frankenstein movie na kauna-unahang exposure naman ni Lisa Eliza Zumerano sa Hollywood. And of course, si James din na mayroon pang ibang collaboration na ginagawa. Yung mga ibang basher lang, huwag nyo nalang pansinin yan. Basta tayo mga fans nila, mga supporters nila na nagmo-monitor, nakakabalita ng ganito. Good news lang po tayo. Muli, ako ang inyong lingkod, Papa Unbearable Ambet Nabos, dito sa Unbearable Channel. Keep on subscribing, keep on liking, at keep on being positive lang po tayo kasi maganda pa rin ang buhay pag lahat tayo ay may positibong pagmamahal, pakiramdam, pag-iisip sa lahat. Kasi walang toxic, walang ano, hassle. Bye-bye! Ito nga po dito kung ano po sa masunod nga pala yung mga fashion nila. Ay, hindi mo pa na-evolve?